ang santuario de San Pedro Bautista dito sa Quezon City. Pangalawang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Tahanan ng puon ni San Pedro Bautista. Marami sa atin ay mayroong dinadasalan na paboritong santo. Depende rin siguro sa madalas nating hingin na tulong. Iba't ibang himala ang kwento ng mga deboto ng bawat patron na puon. Ito ang mga kwento ng Santo Milagro. Sila'y nagmamakaawang patawarin sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang karamihan sa kanila'y nanalangin na pakinggan ang kanilang napakaraming kahilingan sa buhay. Sila ang mga deboto ng iba't ibang santo at santa ng simbahang Katolika. Ayon sa simbahan, malaki raw ang maitutulong ng ating mga dinadasalang mga santo at santa pagkat sila'y naging malapit sa Panginoong Diyos at namuhay na banal sa mundo. Kaya raw kapag ikaw ay humiling, sila ay nagsisilbing tagapamagitan sa dakilang lumikha. Yung santo kasi ay pag sinabing canonized, ibig sabihin no, nakalista sila sa listahan ng mga santo. At batay sa buhay nila, doon nakikita kung paano sila nagiging patron ng kung ano. Sa panahon ng kahirapan at kawalang pag-asa sa buhay, si St. Jude ang nilalapitan. Noong nabubuhay pa siya, pinagdaanan niya ang katakot-takot na hirap. Kaya naman kay St. Jude na nalangin si Mang Tobias, 75 taong gulang, hindi niya naabot ang mataas na pinag-aralan. Kaya hirap siyang maghanap ng mapapasukang trabaho. Pero hindi siya sumuko at nagdasal kay St. Jude. Sa pagnobena ko, hiniling ko sa kanya, kay St. Jude, na kung maaari, na matulungan niya ako. Nakilala ko yung branch manager ng Manila Blueprinting sa ermita. Nag-start na ako mag-training. After palang 5 years, na-promote ako kagad na supervisor. At para naman mapigilan ng malakas na ulan o masamang panahon, manalangin tayo kay Santa Clara. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay liwanag o pag-aaliwalas ng kalangitan. Kaya para raw maging mabisa ang petisyon sa kanya, dapat mag-alay ka ng mga itlog sa monasteryo. Sa PBB, parang ano, yung big night, inuulan. Biglang pinaalay ako ng itlog nung boss ko. Yung asin malapit na yung gabi na magsa-start na, doon tumigil yung ulan. Ang mga itlog na inaalay ng mga deboto ay nakabalot sa iba't ibang kulay na plastic. Ang kulay ay depende sa iyong petisyon. So ngayon po, yung yellow po yung dinala ko po para ipetition po yung kapatid ko. Kasi meron po siyang sakit and mag-undergo po kasi siya ng operation. Nakabalot pong itlog sa blue. Ibig sabihin po nito daw, petition daw po to sa studies. Si Giseline Benedicto, nagre-review siya noon para sa nursing board exam at lumapit siya kay Santa Clara. Noong nag-take ako noon, December 2011, luckily, napasa ko yung local board exam. And then February 2012, and then yung result, then naging nurse na ako. Naniniwala ako na natulungan niya ako. Sa tuwing nagkakasakit ang mga alagang aso ni Nico, nagdadasal siya sa patron ng mga hayop na si St. Francis of Assisi. Siya ang santo na mapagmahal sa lahat ng hayop sa balat ng lupa. Talagang pumupunta pa kami dun sa May Fernwood, yung kay St. Francis of Assisi. Pinagdadasal namin dun na sana maging okay na ganyan. Parang pag-uwi mo na lang bigla sa bahay, masigla na. Aba, kapag may nawawala kang sariling gamit, pwede mong ipagdasal kay St. Anthony de Padua. Siya ay Portuges na paring Katoliko bago naging santo.
Nung kanyang kapanahunan, ninakawan siya ng libro. Matapos siyang magdasal, nakonsyensya ang kasamahang pari at ibinalik ang kanyang gamit. Saint Anthony. Kaya naman, ang mga ninanakawan, siya ang takbuhan. Uy, thank you ha. Thank you talaga. Akalain nyo, maging ang mga barbero pala ay may patron din. Siya ay si Saint Martin de Porres, na mapagkalinga sa mga may sakit, kaya pati paggupit ng buhok ay ginawa niya. Mga teenager pa sa noon, nung kinalinga siya ng isang barberong sardyon. At sa matagal na pakikibahagi niya doon sa buhay ng naturang kumalinga sa kanya, natutunan niya rin ang gawain ng isang barbero. Si Marilyn manggugupit. Maipanata kay St. Martin de Porres na sa tuwing kapistahan nito, may libreng gupit lalo na sa mahihirap. Magaan ang kalubang kung nagbigay ako ng libreng gupit. At para sa mga nais na magbagong buhay, si San Agustin ang dapat niyong dasalan. Bago siya naging ganap na santo, marahas ang kanyang pamumuhay, makasalanan. Kaya ipinagdasal siya ng kanyang ina na si Santa Monica hanggang sa nagbalik loob siya sa Diyos at naging obispo. Isa siyang halimbawa sa mga taong naghanap, naniwala, nagtiwala at tumalima. Si Benji ay naging deboto ni San Agustin. Aminadong nalulung sa droga ang kanyang dalawang kapatid dahil sa iniwan ng pamilya at impluensya ng barkada. Pinagdubihan ako yun sa Tita Austin para sila magbago. Kadang may awa sa akin sa Tita Austin kasi nga sa kanya lang ako nahugot ng lakas. Sadyang mapagbiro ang tadhana, muling sinubok ang pananampalataya ni Benji. Nagkaroon siya ng sakit sa lapay at abdo. Nung sinabi sa akin ng doktor, mahal mo ang buhay mo, magpa-opera ka. Baka pumunta ko yung abdo mo at saka yung lapay mo, parang mauwi sa cancer. Isang himala na nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Nangako siya na habang buhay na magiging deboto. Yun ang aking panata, yung mga simbahan na walang tatawasin, bibigyan ko ng ganun. Sa ating pangangailangan, dapat tayong manawagan sa Panginoon. Para sa mga deboto, ang mga santo at santa ay inspirasyon ng kanilang buhay. Ipinagpapalagay nilang tila milagro ang katuparan ng mga karaingan. At ang mensahe ng kanilang pagbabagong buhay ay pagtalikod sa kasalanan.